gusto mo itong dalawang thumbs, ito. Ada, oh, simula sa taas, nakaturo sa taas, pababa. Ayan. Nakaturo sa taas, pababa. Ito yung hatak niya. Ayan. Ayan na. Oh. Ayan, pag ito naman yung gusto mong gamitin, simula dito sa pagitan nito, sa sentido, itulak mo siyang pababa. Ito yung ano eh, yung ilong, ibabaw ng ilong. Kumbaga, pag meron kang upo, sipon, sumasakit dito, sentido. Kailangan natin na banatin para matunaw yung ano, yung sipon. Ito, may lagnat siya, mainit yung ano, mainit yung ulo. Ito lang guys, oh. ito mula dito, hatakin natin pa itaas. Ito, dalawa. Kita nyo to? Ang daliri ko. Okay ba ang pagramdam dyan? Diba guys? Dito sa pilikmata. Pilikmata ba to? Kilay. Kilay, gano'n mo. Dito sa ilong, ibabaw ng ilong, ganyan. Hatakin mo. Yan. Sideward. Side to side. Yan. Kaya pag masakit yung ulo, may lagnat, barado ang ilong, tanggal ang bara nito. Panoorin guys ha, aba, mali mo, kaya mo rin gawin to. Eto guys, so, dito kasi sa ano, ibabaw nito, ayan. Sarap ba sa pagilamdam dyan? Mukhang lumulobo na yung sipon mo ah. So ito, ito. Ito yung palat. Pag dikitin mo, maghihiwalay sa gitna. Ayan. Ayan. Ganun lang yung way ah guys oh. Mula dito, pag dikitin mo rito, pagdating dito, paghiwalay mo. Ayan. So ito yung tumatama. Walang bigat to. Kumbaga hindi mahabdi, hindi masakit. Ayan. Kumusta pagramdam yun? So, dun sa mga nagtatanong, no, paano tanggalin yung mga bara, nakabara ng mga sipon? Paano tunawin? Ito yung maghilot ng mukha. Para ano pa yung mga sakit-sakit sa katawan mo dyan? Sa ulo ko. Minsan kumikiro. Parang migraine. Ayan. Lagi kang nag-iisip. Huwag ka masyado mag-iisip. At sumakit ulo mo. Kaya sa mata. Ito lang sa mata. Ito. Ito lang to. Kailangan to. Dikit-dikit. Ito ba? O. Ayan. Saka mo patagin. Side to side. Ayan. Ito. Magaling tayo nito. Kaso lang sa pagdating sa explanation, medyo dun tayo mahina eh. Ito, sasarap sigurado ang tulog mo nito pag na-relax yung mata mo. Ayan. Nasarap ng tulog mo, kinabukasan magkakamuta ka. Ayan. Kasi na-relax yung mata. Pag na-relax yung mata, na-relax yung ulo. Ito, pag binanat mo dito to, itinas mo ng ganon, ito, yung sipon doon na ano, umaangat. Pag binaba mo rito, tulo na yon. Ayan, medyo naririnig na natin yung under ng sipon niya, ano eh, ni June eh.
tulong ng ano. So, ganito lang guys, ha. Paano mag-massage ng mukha? Parang natutunan ko yung sipon ko sa loob. Okay, tanggal lang ba na yan? Pag sininga mo yan, tangay, pati kulangot. Problema lalamunan ko. Ito naman problema mo dyan. Kaya yung ano, yung may ganyang mga gitong sakit. Dahil sa pabago-bago ang klima ngayon, medyo papalapit na yung taglamig. Winter na. So, expected talaga natin na yung upo, sipon, ay paparating. Meron sa Pilipinas. Maatake na naman yung ano, upo, sipon. Kaya yung plema, mamumuo. Kawawa yung ilong. Mamumula na naman yung dulo ng ilong. Saka lalamunan. Relaxing mo. So guys, yung pagkuto para sa ano dito, eh hindi ko yung ginagawa. Ano, masama yun? Bakit? Mamaya, pag kinutok ito sa buhok mo, nabulot yung buhok mo eh. Si mama yung ano yun. Hindi advisable yung kutukuto. Yung parang sinasabot sa bunutan ka? Oo, hindi advisable yun. Bakit? Ito yung ano, yung pinagano doon, the best of. Bakit hindi advisable? Anong paliwanag doon? Ha? Anong paliwanag? Yan ako nabasang article na yan, hindi dapat yun. Kasi? Sabi nila yung pag yung sabo pag sa bunot ng buhok parang inaangat-angat mo lang yung scalp doon sa skull para na ano niyo kaya hindi mo na control 'yan eh. Pero alam na ulo dami lugat diyan. Punto ka nga lang, dudugo na kagad eh. Sabi ng pakiramdam dyan, di ba? So, pag meron kayong mga sakit-sakit ng katawan, eh, huwag na kayong umahiya. Naglalangis na yung mukha mo dyan, na oily yung face mo. Oily talaga yung mukha ko. Kahit hindi mo lalagyan ng langis, naglalangis na. Hindi naman kaya sipon to na lumabas? Ano talaga, lumabas yung sipon ko? Panilun ako ng plema. Kaya yung sinasabi ko sa iyo na pag hinilot natin yan, tumutulo yung ano? Tunaw ang plema mo. So, kinabukasan, pwede ka na magsing-along. Iba tayo eh. Okay guys, nakita nyo naman siguro paano yung pag-perform ko nito. I-explain mo sa kanila yung step by step bago misara. Oo nga, simula dito sa ibabaw, hatakin pataas, side to side. Yan.
Side to side. Yan, ang batak niyan. Nakadiin ba o ano? Hindi gaano madiin. Yan. Yung tamang haplos lang. Pagdating naman sa mata, cross lahat yung finger. Itagib dito, side to side. Yan. Mabigat ba dyan? Hindi. Oo, di ba? Pero maganda sa pakiramdam. Katamtama lang dapat yung lapag. Kailangan walang gap. Kasi pag nilagyan mo ng gap, baka yung ano, pag nilagyan mo ng gap to, pag ganoon mo, masagi mo yung ano. Kailangan close siya, close. Yan. Tsaka dapat siguro hindi dapat matalas ang kuko. Eh, wala naman ang kuko eh. Tsaka hindi sa kahit pa may kuko, hindi sasabit ang kuko. Hindi kasama kuko dito. Ayan. Pagdating naman dito, kung gusto mo itong dalawang thumbs, eto. Ayan, oh, simula sa taas. Nakaturo sa taas, pababa. Ayan. Nakaturo sa taas, pababa. Ito yung hatak niya. Ayan. Ayan ha. Oh. Ayan, pag ito naman yung gusto mong gamitin, simula dito sa pagitan nito, sa sentido, itulak mo siyang pababa. Ayan. Mula sa taas, close. Maghihiwalay sa may ilong. Ano yan? Yun. Madali lang. Kaya-kaya na nila sundan to dyan. Ayos na. Sa pala, bawal din yung ano, yung pag ganun, ha? Bawal din yun. Masama. Kasi baka hindi matansya na kamatay yun. Okay guys, hope na may natutulang kayo sa aming sinagawa ngayong araw na to. Paano tanggalin, paano tunawin yung sipon na nakabara sa ilong, tunawin yung plema na nanigas. Okay?